pipiliin ni Juan Nakome. Game? Halos manginig ang katawan ni Glenn nang marinig niya ang boses ng mga kalaro niya sa taguan. Tarantang inilibot niya ang tingin sa paligid. Kailangan na niyang magtago ng mga sandaling yun. Natapos na kasi ang pagbibilang ng tayak. Dinala siya ng mga panaya sa likurang bahagi ng kanilang ancestral house. Natuon ang tingin niya sa isang bahay kubo na naroon. Umakbang siya patungo roon at agad isiniksik ang maliit na katawan sa silong na iyon. 7 taong gulang pa lamang si Glenn, kaya hindi niya masyadong maunawaan ang mga nangyayari sa paligid niya. Maglaro, kumain at mag-aral lang tanging alam nitong gawin. Nang araw na iyon ay tila nagmamadaling nagpayang umuwi ang papa at mama niya sa Batangas. Dadalawin daw nila ang Lola Helen niya na ina ng kanyang mama. 2 beses pa lamang siya nakarating doon, kaya ang resulta ay hindi na gaanong kaklusa ang matanda. Sa Maynila na kasi siya pinanganak at doon na rin nakapag-aral. Natatandaan pa niya noong una niyang nakita ang kanyang lola. Kulubot na ang balat nito sa noo katulad ng ibang matatanda. May suot na rin itong eyeglasses at namumuti na halos lahat ng buhok. Madalas ikwento ng mama niya na istrikta raw ito pagdating sa pagdidisiplina. Palibasa kasi ay mag-isa na lang nitong tinaguyod ng kanyang ina at kapatid. Noon pa man ay alam niyang masungit ito, kaya ganun na lang ang takot niya rito. Sinikap ni Glenn na huwag lumikha ng anumang ingay habang komportable siyang nakahiga sa silong ng kubo. Kampante siyang hindi siya makikita roon ng kanyang mga kalaro. Subalit dinapuan na ng inip ang buong pagkatao niya. Wala man lang naligaw na mga kalaro niya sa kanaroroonan niya. Pagkuway, nakarinig siya ng yapag na paparating patungo sa kanyang direksyon, kaya lalo pa niyang isiniksik ang kanyang sarili sa kinukubyan niya. Maya-maya ay nawala ang ingay na narinig niya. Nakakabinging katahimikan ang sumunod doon. Bakit ang daming kalat dito? Pumailan lang sa katahimikan ng paligid ang pamilyar na tinig na iyon. Napatuhod siya. Lola? Aniya? Glenn, ikaw ba yan apo ko? Tanong ito. Oo, sagot niya. Anong ginagawa mo dyan apo ko? Sunod na tanong ito. Nakikipaglaro lang po ako, mabilis na sagot niya. Ganun ba? Huwag kang masyadong magpagod, iho. At huwag mong papabayaan ang iyong pag-aaral. Magpapakabait ka, apo ko. Basta tandaan mo, palagi lang akong nandito. Mahal na mahal ko kayo ng papa at mama mo. Biglang gumaan ang pakaramdam niya sa mga sinabi nito sa kanya. Mabait naman pala ito, di tulad ng inaakala niyang masungit at masamang ugali nito. Opo, Lola. Sinabi lamang niya sa mababang tinig. Oh, bueno, maaari ka nang lumabas diyan at nag-uwi na ang mga kalaro mo, iyo. Informa nito. Ilang segundo muna ang pinalipas niya bago niya magawang kumilos. May ingat siyang lumabas sa pinagkukublian. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka niya. Nang sa paglabas nila mula sa silong ay napagtanto niyang mag-isa na lamang siya roon. Wala nang lola niya sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niyang iginalang tingin sa paligid, pero talagang nawala ito. Glenn? Napalingon siya sa kanyang likuran nung marinig niya ang tinig na tumatawag sa kanya. Nakatayo ang mama niya di kalayuan sa kanya. Anak, tama na ang laro at gabi na. Anit to sa himig na nananermon. Hindi niya maiwasang pukulin ang tingin ang paligid. Opo. Nagugulo ang tugon niya. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang kaba siyang naramdaman na hindi niya maipaliwanag. Wala sa sariling humakbang siya patungo sa mama niya. Mabigat ang paang ihinakbang ni Glenn nang pumasok siya sa kanyang mama at papa sa loob ng bahay ng lola niya. Maraming tao sa loob niyon at bukas ang lahat ng ilaw. Sa pinakasentro ng bahay ay may matingkad na puting kabaong na papaligiran ng mga bulaklak. Bakas sa mga taong naroroon ng pagdadalamhati. Hinawakan siya ng mahigpit ng mama niya sa braso at nagpatuloy sila sa kinaroroonan ng kabaong. Ma, ano pong nangyari? Tanong niya. Iling lamang ang naging tugon nito sa kanya. Napahinto siya ng isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa kabaong. Doon binawi ng kanyang ina ang kamay nito at nagpatuloy ito at ang papa niya sa mismong harap ng kabaong.
Sandaling pinagmasdan ang reaksyon sa mukha ng mga ito habang nakatunghay sa nasa loob na kabaw. Nakita niya ang lungkot sa mga mukha ng mga ito. Pagkuhan ay nagsimula ng umiyak ang mama niya. Agad itong inalo naman ng papa niya. Huminga at nagbuga ng hangin bago siya lumapit doon. Lumapit sa balikat niya ang isang palad ng papa niya at agad itong ikinulong sa katawan nito. Ang lola mo, gusto mo bang makita? Maya-maya itanong nito. Umawang ang labi niya sa pagtataka. Bakit po? Ano pong nangyari kay lola? Imbis na sumagot ay marahan siya nitong hinawakan. Marahan niyang ipinaba ang tingin sa kabaong. Anak, marahil dinalo ka ng lola mo. Patuloy lamang yun na mahal na mahal ka niya, iho. At tiyadong hindi kanya papabayaan at gagabayan kanya palagi. Yumukuha ang mama niya at marahang hinima siya sa ulo. Multo. Naisip niya habang gumagapang sa buong katawan niya ang matinding takot. Nagsimulang lumipad ang isip niya. Multo nga ba ng lola niya ang nakausap niya? Napatra siya ng bagya sa kabaong. Hindi niya matanggap na wala na ang lola niya ng sandaling yun. Parang huminto ang oras at pagtigbok ng kanyang puso. Napahugot siya ng malalim at wala sa sariling napahimas sa kanyang braso. Sinalubong siya ng nagugulahan ngunit may pag-aalala ng tingin ng kanyang mga magulang. Biglang kinabig siya ng papa niya palapit sa dibdib nito at may higpit na ikilulong sa kanyang bisig. Habang panay ang hagod sa buhok at likod nito, tahimik siyang napaluha habang napaplashback sa mukha ng kanyang lola. Di niya maiwasang magpasalamat dito dahil alam niyang mahal na mahal siya nito kahit nasa kabilang buhay na ito. Napapikit siya ng mariin at nagsimula silang manalangin sa isip. Kahit na bata pa lamang si Ben ay alam niyang wala nang tutumbas pa sa pagmamahal ng isang lola. Sa kanyang isip at puso ay hindi mawawala ang alaala ng kanyang lola Helen.